Hi guys! Hello po! Welcome back to my channel, Trending Pia po. Siyempre, bago natin start ating reaction video, pasalamatan muna natin si Lord sa napakagandang umaga at napaka-blessing ang magising tayo sa araw-araw. Napakagandang biyaya sa ating Diyos na lumikha sa ating lahat. So yun, ngayon guys, ayun, pasalamatan natin na may-ari ng video, Kalinga Prof. Kung hindi ka pa nakasubscribe, subscribe ka na po. Kay Kuya Bal Santos Matubang, ayan, kay Ate Edna Vlog, at sa asawa po ni Kalinga Prof, ayan, kay Ma'am Tapia, ayan, natin po supportahan. At siyempre, Kalinga Edu, Kalingap Da, Ruel of Malala, Gracial Morales Vlog, Kalingap Angeli, Kalingap Awe, Kuya Brooke, supportahan po natin at panoorin ang kanilang mga videos. At maraming salamat po sa lahat ng mga Edsy fans na nagsubscribe po sa atin. Maraming maraming salamat po. Thank you so much po. Ayan, kasayahan ko po na kayo ay nanonood sa akin at natutuwa din po. Maraming salamat. So ngayon guys, ay grabe. Parang may gusto na naman dito ipahiwatag ang ating si Edu. Parang nabigla naman dito si DNC, talagang bigla-bigla na lang. Tara po, malore natin. Yan. Eh ako. Kung sakali. Kung sakali. Sakali lang naman. Nagbabaka sakali ang isang Edu. Ayan, grabe. Baka sakali lang naman nga. Baka makakalusot din. Ayan, may konti lang chance. May konting chance. Ano daw? May konti man chance. Yung hiya pa nga sabi niya. Ulitin natin guys. Nakatuwa yung itsura doon na Ede. Panoorin ulit natin po. Konti lang chance. May konting chance. Inulit. Hindi ka mo pinipressure ah. Ay, grabe. Hindi mo alam ang data. Agad ni Bia. Sinasabi ko talaga. Napaubo siya. Ay, grabe. Ikaw naman, Edu, lagi mo naman binibigla si Beyonce. Ay, grabe. Yan. Pero kinikilig. Ngumiti. Ano lang. Parang... Oh. Pag... Pagdating ng panahon, alam mo yun. Ayan. Pagdating ng panahon, pagka ikaw rin at ako, malay mo, balang araw, dumating din yon. Grabe, ang ganda ng katayon, Kalinga Edu, ah. Tama-tama. Naisipin mo yung mga bagay na ganyan. Isipan mo mga bagay na gano'n, no? Na ano yun, mga bagay na yun, ang kulit eh. Ano sagot mo? Nakatuwa, ano sagot mo? Ay, nakatuwa naman ang ligawang ito ah. Ulitin natin guys, kasi tonto ako dun ah. Gusto ko panoorin diretso yan. Naisipin mo yung mga bagay na gano'n. Ano sagot mo? Nakatawa naman talaga. Para tuloy nagiging biruan na lang talaga, no? Pero syempre, gano'n. Ay, grabe, napatawa tuloy parehas. Grabe ko, ah. Sa akin ka nga tumingin, nag-focus ka sa akin. Ayun, nag-focus daw. Ayan, mag-focus daw naman. Seryoso ka naman. Parang gusto sabihin ni Edu na, seryoso ka naman tayo. Sige na, focus ka naman. Kaya pa, yung mga sinasabi ko, kung saan-saan lang napupunta eh. Tingin ka sa mga mata ko. Ayan, focus na. Alam ko naman, no, na sa ngayon, siguro. Ayan. Depend priority mo. Yes. At galabtin lang tayo, no? Parang para sa iyo lang talaga, no? Para suportahan ka. Yun. Pero yun lang. Alay mo. May pero. Dumating ang panahon, no? What if? Pagdating ng panahon na yun, kung sakali, may ano pa, may chance.
Anong ba ito? Hiyang-hiya na no. Ayan, ayan. Pag dumating daw ba yung dumating yung panahon, baka sakali, gusto niya magkaroon ng kasiguradon din, may chance daw ba? Ayan, grabe. Masabi kaya. Nakabigla ka siya. Ayan. Hindi mo na masagot. Ano kayo sa'yo? No comment? No comment? Sige. Ano ba magsalita? Sige, hindi mo alam magsalita. Pero matanong ko lang din. Ako. Sa bagay, nakakabigla. Tsaka ang bata pa ni Beyonce, nabibigla pa rin siya sa magiging sagot niya. Siguro talagang pag-iisipan pa rin niya kung ano ang dapat sagot. At syempre, pag-aaralan niya ang kanyang puso. Pag-aaralan niya yung nararamdaman din niya kung ano ba talaga. Ganun eh, di ba? Nakatuwa si Eddie. May importante ba ako sa'yo? Importante? Yes. Anong klaseng pagka-importante ba yun? Pambihira naman tanong ninyo. Mga tanong ninyo. Ano ba daw siya ka-importante? Siyempre, ang isang lalaki, parang nagsisecure, parang gusto niya rin ng kasiguraduhan na meron ba, kahit malang kaunting salita na meron siyang pangahawakan. Kasi dito tinatanong niya kung meron ba akong aasahan, di ba? Pero siguro napakabilis pa ng panahong ito para makasagot dito si Beyonce ng mga panahong to. Kasi ito ay far 23. Siguro talagang pinag-iisipan pa niya ng gusto. Pero nakikita ko naman na kinikilig siya sa banat ni Edo, you know? Sa the moves ni Edo. Talagang kinikilig siya kasi binibigla si Beyonce. Importante kaibigan. May ba tayo? May ba tayo? Diba? Tanong ko lang kung pwede ah. Anong edad ba alak mo sana magpaligaw? Ay grabe yung tanong ni Edo. O diba? Magaling na nga lang yung naman yung tanong mo na lang ng diretso. Diba? Huwag ka na magpatumpik-tumpik pa. Tanong mo na lang ng diretso. Kaysa iisip-isip ka, o diba? Mas maganda yung masagot na ano bang edad ka pwedeng magpaligaw. At iintayan na Edo yung edad na yon na pwede na siyang maligaw, o diba? Grabe. Buti dyan napainom. Ganda-ganda ng tanong. Ay, grabe. Napainom ng tubig si Beyonce. Nakakagulat po yung tanong. Grabe, nakagulat nga naman eh. Ay, grabe. Okay. Time is gold eh. Tama. Time is gold nga naman. Okay. Hindi natin alam kung bukas magigising pa tayo. Hindi natin alam mamaya, di ba? Ayan. Ito yung lagi ko narinig kay Edo sa mga vlog niya. Talaga pinahalagahan niya ang bawat oras. Tama naman po yun kasi napakahalaga po ng oras talaga. Na hindi natin alam kung hanggang kailan, hanggang saan tayo, di ba? Kasi hindi natin hawak ang panahon, hindi natin hawak ang ating buhay. Tama lang na maging importante sa'yo ang bawat oras talaga. Nagawin mo yung bawat oras mo na mahalaga. Di ba? No. Alam mo yun. Iisip ko yung future. Future ko. Iisip ko yun. Parang lalong kumukunti eh. At sa mga bagay lang kasama ka eh. Yan na. Ayan, di ba sinabi niya kasi sa mga niya sa buhay, kasama na si Beyonce. Ah! Grabe ka, Edra. Napangiti tuloy si Beyonce. Walang masama. Kasi mga binatot dalaga naman kayo, di ba? Walang masama. Okay lang yan. Sa plano ko. Ay, grabe, akalain mo sa lahat pala sa pagpaplano niya, kasama na si Beyonce. Ay, grabe. Kaya, tinatanong ko kung anong
kung ano nga ba. Ay, grabe. Tama naman. Ganun talaga yung mga lalaki na. Siyempre, magtatanong ka kung ano na. Kasi, yung kay Edo pala, talagang kasama na si Beyonce sa lahat ng mga plano niya. Kaya, tinatanong niya rin at ipinagtatapat niya. Mas okay naman yung talagang pinagtatapat, di ba? Sabihin ng tapat. Di ba? Grabe. Grabe na po kayo. Grabe, talagang hindi makasagot si Beyonce sa mga the moves ni Edo. Ay, grabe. Ang ganda pala ng ano, ng part na to. Ayan. Mapapansin niya talaga, grabe ang mga binitawan salita ni Edu na nagpapahaging na siya, na talagang nagkakaroon na siya ng ibang nararamdaman kay Beyonce. Kasi yung lalaki na sabi na, kasama na kita sa plano ko. Diba? Kasama na sa ano eh? Sa mga ginagawa niya araw-araw, ayan, laging nasa isip na niya eh, ang Beyonce. Kaya siguro, hindi na niya matiis sabihin na kung ano ba talaga, kasi gusto niya na masabi. Ganun eh, pag talagang umiibig ka, nasa isip mo na at naiisama mo na sa plano, di ba? So yun guys, ay grabe, ang kilig pala dito sa part 23, grabe. Ayan, maraming salamat po sa ano, sa lahat ng mga EDC, ay grabe. Sunod po tayo part 24, ayan. Grabe, dito wala talaga maisagot si Beyonce kasi parang nabibilisan siguro siya. Na hindi niya akalain na gano'n na ang mga the moves ngayon ni Edo, na talagang, ay napupol na yata. Ayan, bye guys, love you po, ingat palagi. Ingat po, bye-bye!